Hi guys, I'm Buntag sa Tanan. Good morning. Kanina pa ako nagde-drive about 30 minutes na. So naghahanap ako ng forest kung saan ako pwede mag hunt ng mushrooms, but yung mga forest na malapit dito sa Castaried sa kapatid ni Nico, sila sobrang young ng forest and marshland siya. Marami siyang moss, pero yung ilalim nun is tubig, kaya hindi yung tutubuan ng mushroom. And yung mga puno na andito is mixed forest siya, but they are still very young. I don't know where can I pick mushrooms, kasi yung mushrooms naman is seasonal din talaga siya. Not every places merong mushroom, not every forest merong mushroom. Sa buong Finland, depende sa ang area, marami yung chanterelles, yung bullets, or yung mga tati. Depende siya guys, kaya mahirap din talaga maghanap. But I'll try to find a place kung saan ako makakahanap ng mushroom. Kasi ngayon, since late autumn na nga or mid autumn na pala, hindi na masyado marami yung mga chanterelles, and not all places dito sa Finland is meron talagang ibang klaseng mushrooms, like yung mga expensive mushrooms like yung tati or yung mga bullets. Kaya dito sa area namin hindi rin kami nakakapick talaga nun. Kung meron man, konti lang, tsaka mabilis silang uurin. Kaya ganun. Hindi ko kayang mag-pick ng ibang mushroom kasi wala naman siyang available dito sa area namin. And same lang din dyan sa atin sa Philippines, na sa Davao maraming mangga, sa Luzon wala nun. Or kung meron man, ibang klaseng fruits. Sa Davao merong durian, meron kaming pomelo, pero dyan sa Manila walang tumutubong ganun. Kaya hindi rin natin mapipilit yung mushrooms talaga kung saan sila tutubo, kasi depende talaga yun sa bawat lugar. But I will still try to find a place today that I can pick mushrooms. I have a lot of time kasi off ko naman. Yun nga, maghahanap muna ako. So check ko yung forest kung meron bang laman, meron bang signs of growth ng mushroom. Ay kung wala naman, is nilipat na naman ako ng another place. Alright guys, nakahanap na ako ng spot kung saan merong chanterelles na tumutubo. And dito sa side na to, konti lang sila. But it's okay, it's still food. Kaya itik na natin. Dito sila tumubo sa gilid ng kanal. Yung kanal dito sa Finland na wala masyadong tubig. Yan o. Yan yung kanal nila guys. Walang tubig. Pero dito merong chanterelles. Yan o. Dito na side, yung chanterelle is andun sa ilalim. Pero hindi ko na yun kunin kasi nasa ilalim na talaga siya. And ano na siya? Madumi na siya ba yung ano yan? Na ano na siya ng sobrang dami talagang lupa. Meron pang isa dito. I don't know kung okay pa to. Parang okay pa naman siya. Diba? Okay pa siya. Ang cute nito guys. Tingnan nyo. Ang ganda nila tingnan. Doon guys, merong mushroom. Aakyatin ko muna to dito kasi andun sila sa taas tumubo. Ayun o. Ito lang, mahirap lang siya kunin, but kukunin pa rin natin. Ayan o. Diba? May mushroom pa rin tayong makuha today. Kala ko wala na. Pag ako nahulog, saluin niyo ako. Patay. Pag ako nahulog, aray. This one. Ang ganda oh. Ito sila tumubo sa ilalim ng moss. Sa tabi ng pine. Baka meron pa dito sa loob ba?
Yan. Ang pagtabon talaga nitong mushroom, guys, hindi mo siya sobrang tight kasi hindi kailangan sobrang tight ang pagkaano nito tabon, kasi itong mycelium, they grow together with the other trees. Kailangan nila ng host tree. Yung host tree nila, meaning doon sila sa tabi ng ugat ng puno, doon sila magde-develop ng kanilang mycelium. Yung dito sa Finland, yung madalas na host tree is itong mga pine trees and yung mga birch trees. Mababa na ako dito. Mahulog ako dito, guys. Pero ito na yung mushrooms na nakuha ko dito na side. Hindi ako makapaglagay ng camera dito, camera stand dito, guys, kasi mahulog ako. Aray. Hait kayo. Masyadong sharp yung ano ng pine tree. Yung mga tusok-tusok niya ba, yung dahon niya, sharp siya. Pero ito na, meron akong mushroom na nakuha. Tanggalin ko lang yung mga tangkay nito. Ganyan lang. Kahit hindi ko nakuchilyuhin. Today talaga nakadalan ako ng kuchilyo. Nung isang araw, nakalimutan ko. Ayan o. Tapos sa bahay ko na i-brush-brush ito. Yung mga extra dahon-dahon, yung mga ganyan. Hindi ko na siya dito tatanggalin. Ganyan lang. Basta matanggal lang yung mga lupa-lupa niya na side. Kasi, ayan o, ito, meron siyang uod o. Ayan o, may uod. O. Yung bullets talaga, hindi siya masyado tumutubo dito sa south. Marami siya sa north. Tsaka yung ano, yung isang klase na bullet na kailangan pakuluan. Hassle kasi yung manguha ng ganun, pakukuluan mo pa. Tapos, ano, i-preserve gamit ng salt. Tsaka 20 minutes yung pakukuluan, guys. Sayang sa ano, sayang sa kuryente. Mahal ang kuryente din namin dito sa Finland. Papasukin ko na talaga itong gubat na to, guys. Diyan ko lang sa gilid pinark yung sasakyan. Kasi sa sides, may nakikita akong mga mushrooms na tumutubo din. Baka sa loob, meron pa marami. Pero ito, usira naman, uy. Ay, okay pa siya. Okay pa siya. Kaya kunin natin to. Kasi parang kunti na lang talaga ang mushroom dito sa amin. Tapos may amoy dito sa forest, guys. I don't know kung yun ba yung dun sa pig factory. Pig factory, pig farm. Yan o. Oh. May mushroom. Tapos pag andyan sa side, hindi mo naman niya siya matabunan talaga. Kasi nasa ilalim naman yan siya ng moss. Pero pasok na tayo dito sa loob. Aray. Dito, guys, oh, maraming ano, sheep polyfor. Tingnan nyo, meron ding nag-check dito. Pero old na kasi ito, guys. Kaya hindi na yan siya maganda i-pick kapag old na. Yan o, marami. Pero old na siya, guys. Yan o, old na talaga. Hindi na natin yan i-pick. Ganap na lang tayo ng iba. Ay, may nakita ako dito. Ito, guys. Ito, maganda. Sana marami dito sa loob pa na iba na mushroom. Uy, ito o. Ano to? Ay, chanterelle, guys. Ayan o. Kunin natin to. Kasi nag-iisa lang siya. Very soon, maubos na rin itong mushroom kasi nga masasira na sila sa lamig. Paglamig na talaga dito sa amin. Kapag gabi, naglalagay na kami ng heater kasi nga malamig na. Kirig na amo ang tiil. Kirig na yung mga paa namin, guys, sa loob ng bahay kapag gabi na. Kasi nagde-decrease na yung temperature dito sa amin. Tingnan nyo to dito, merong chanterelle. Hinihingal na ako.
Kasi paakyat ako dito sa hill, guys. Nasa taas ako ng hill. Yan, oh. Aray. Ay, maganda pa siya. Kunin natin to kasi wala na masyadong chanterelles. Yan, oh. So, kapag ganito na ginawa ko yung chanterelles, hindi ko iiwan yan na ganyan. Of course, isasarado natin yan. Pero hindi mo siya kailangan na ibaon. Ay, ano tawag yan? Yung duot ba? Yung sobrang higpit. At least na makover lang yung area lightly. Kasi yung mycelium, guys, naka-attach yan siya sa ugat ng tawag nito ng pine tree. Ito dito na side, oh, merong pine tree. Andito siya tumubo sa gilid ng ugat ng pine tree. Ito meron ng uod, guys. Hindi na natin ito kukunin. Hindi natin ipipilit pag hindi na pwede. So, dito sa area na to, check natin baka meron pa. Ito, oh, meron pa dito. Isa talaga. Yan, oh, ganyan talaga sila kung tumubo. Kailangan talaga nila ng host plant for them to grow. And itong season na to ngayon, guys, itong taon na to, sobrang daming chanterelles. And bihira lang yung ganitong panahon talaga. Depende talaga yan siya. Like, kagaya lang din sa ibang plants. May panahon talaga na sobrang dami. May panahon na sobrang konti. Panapanahon talaga yan siya. Dito wala na, uy. Yun lang, guys. Yun lang. Baka dito sa ibang side, meron pa. Maghanap tayo dito. May sopilo baha, pero oyer. O yung fennel chanterelle. Yan, o malaki. Kunin natin para meron tayong kuha today. Ito pa. Tapos itong sopilo vahavero, guys, meron siyang dalawang klase. Sopilo vahavero tsaka yung tawag nito, kalimutan ko anong pangalan ng isa, basta vahavero pa rin siya ng mga family. Ito sila mga fennel chanterelles ang tawag sa kanila. Yan, oh. Tapos, ito hindi na yan kailangan tabunan. Kasi marami talaga yan sila kung tumubo. Ay, natapakan ko na nga yung iba, guys. Okay lang. Kasi marami naman yan sila. Ay, nasira na. Wag na yan. Kasi naapakan ko. Hindi mo lang kasi talaga makita lahat ba? Pare. Yan, oh. So, ito dito. Tanggalin ko lang yung dulo nito. Itong fennel chanterelle, pag kinukuha, parang kinukusi mo lang, ginaganon lang ba, oh? Ibot lang kay ibot. Ito dito, meron pa dito. Ito dito, guys, oh, meron dito. Ito. O, diba? Ito yung sopilo vahavero, yung brownish siya. Tapos, medyo dark yung kanyang paanan banda. Mahal din ito sa store. Tapos yung isang klase din ito, yung color yellow. Yung yellow talaga yung kanyang dito sa baba. Iba naman ang pangalan, pero the same lang sila na nasa sopilo na vahavero, sopilo vahavero na family. Iba. Ito kasing sopilo, meron akong secret place talaga nito. Dalhin ko kayo doon next time. Kapag nagkapanahon na ako pumunta doon. Tapos yung mga tangkay ng mushroom o
okay na yan siya dyan, nasa taas. Meron pang aluno, pero hindi ko nakunin kasi nasa ilalim na. Tsaka, ano, masyadong nasa ilalim na siya. Yung mga nasa taas lang na supilo ang kukunin natin. So, lipat na naman tayo ng lugar. Maghanap na naman tayo dito. Dito, sobrang daming supilo bahavero. Parang supilo yata ipapapick sa akin ngayon na ayaw ako pa pagbigyan ng maraming chanterelles today. So, itong supilo na lang ang pagkukunin natin. Sarap din itong gawing pie and ano, sa pasta, sa pansit. Wala man akong pansit sa bahay. Uy, hindi man ako nakabili sa Asian store kahapon. Late na kasi kami. Ito pa dito guys, marami oh. Tapos yung kukunin ko nito, yung mga malalaki lang, yung mga maliliit, hindi na natin kukunin kasi masyadong hassle linisin. Ayan ba, lusion lang, lusi, ano, kukurutin mo lang siya pagkuha, ganyan oh. Pwede na mo lang ano, yung maliliit, huwag na natin kunin. Kasi marami pa naman dito. Sobrang dami kasi ng sopilo day. Sopilo day. Sopilo bahavero. Tapos, dalawang beses yan sila. Pag pinulot mo ngayon, tapos pag umulan, may tutubo na naman. Ito ang laki oh. Ito yung malalaki lang ang kunin natin. O diba, ang gaganda kahit brown yung kanyang color. Gaganda sa tingnan. Asa na kaya yung ibang mga chanterelles, no? Wala naman ako makita, guys. Ito pa dito, oh. Sobrang ganda, oh. Wala man dito. Ay, ito pa dito, oh. Meron pang sopilo dito, banda. Ay, ito, oh. Kasi malalaki na. Ito lang mga mature na ang kunin natin, yung mga malalaki. Mga ganitong, pero pwede pa ito lumaki guys. May mga malalaking type pa nito talaga. Tapos, yung iba pala, nagko-comment sila na tawag nito, hindi ko daw pinipick lahat. Eh, ganun talaga. You don't need to pick everything sa forest. Gahaman man yung ganun. Uy. Tsaka marami pang mga forest animals na kumakain din ng mushroom guys. Kaya, just pick what you need. Kaya hindi din talaga ako nagdadala ng malaking basket. Kasi, if I bring a big basket with me, it will be heavy and then, it will be sangit-sangit to the trees. Sangit-sangit to the trees. And then, ano siya guys, tawag nito? Pag nasangit siya sa trees, sa mga sanga ng trees, mahirapan ako maglakad. Tapos, ano, we don't pick everything. Kailangan natin mag-iwan. Hindi lahat-lahat. Hindi porket lahat niya nakakain is pupulutin na natin. Siyempre, mamimili din tayo kung ano lang yung gusto natin kainin. Alam nga naman mag-pick ako na hindi namin kainin sa bahay. Sayang lang, maghagu-hagu lang ko. Ayaw natin mahagu-hagu. Bawal maghagu-hagu. Yan oh. Ito, marami na akong napick na sopilo bahavero. Ito, sira na yung ganyan. Oh, wag na yun, ganyan. Balik na yan sa ground. Ito, may maganda na sopilo dito. Ito lang isang kunin ko kasi yung isang maliit pa. Okay na yun. Ito na sign, maghanap tayo dito. Eh, ito pa, meron pa. Meron pang malaki. Itong sopilo, kasi brown yung color niya. Brown din yung mga dahon. Minsan makikita mo agad. Minsan hindi mo rin makikita agad-agad. Yan o. Ito o, meron pa o. May brown naman. Ito pa o. May malalaki dito na side. Ay, ito luma na. Luma na to. Hindi na natin yan kukunin. Oh.
Di ba? Ang laki. Lapit na rin mapuno yung aking basket ng Sopilo Bahabero. Tapos pag tumubo yan sila, dyan lang yan din sila. Tabi-tabi lang din yan sila kung tumubo. Hindi ka na pahihirapan talaga maglakad. Pero yun nga lang, hindi ako pinupulot yung mga maliliit. Kasi nga hassle siya linisin kapag maliliit. Ito dito mayroong malalaki. Yung ibang maliliit, hayaan natin yan dyan kasi para... Oh, ito na malalaki kunin natin. Para yung mga maliliit, lumaki-laki pa yan. Meron ba tayong babalikan? Diba? Ay, naiwan yung isa. Ito pa, oh. Oh, diba? Ang gaganda. Brown yung color niya. Tan is beauty. Oh. Ayun pa oh, doon oh. Ito oh, yung malalaki yung pagkukunin natin ng mga Sopilo Bahabero. Meron pa rin mushroom pero ibang klase na naman na mushroom. Sopilo Bahabero or yung fennel chanterelle. Meron ding yellow foot nito, yung color yellow yung kanyang mga paa. Ito kasi is color brownish siya oh. Itong Sopilo, sobrang dali nitong i-pick kasi ma-recognize mo talaga siya agad-agad. Tsaka marami sila sa isang lugar. Ito pa dito. Ito, oh, may malaki. Itong Sopilo, kapag nanguha kami ng ano berry sa forest, inaapak-apakan lang namin ito ni Anika before. Hindi kasi namin kilala. Pero nung natuto ako na mag-pick ng mushroom, we are careful na kasi nakain pala yan. Tsaka binibenta siya sa tindahan. Uy, kamahal. Mahal din siya, guys. Ito pa ba bibilhin natin, no? Sayang pera natin. Ito, oh, may malaki na, ano, Sopilo Bahabero. Oh, diba? Dako kayo, guys, oh. Yan ang sinasabi ko. Kaya yung iba, hindi ko pinipick yung maliliit kasi lalaki pa yan sila. Diba? Ang ganda kapag malalaki. Dito na side, sobrang daming malalaking Sopilo. Sopilo na talaga ang napick ko ba? Wala nang mushroom masyado. Mushroom? Wala nang masyadong chanterelle. Ibang klase na mushroom naman. And alam niyo ba itong mushroom, guys? They are very rich in vitamin D. Na wala kami masyado dito sa Finland kasi nga minsan lang yung araw namin dito or yung sunlight, lalo na kapag winter sobrang madilim. So to consume mushrooms which are rich in vitamin D, it's very good for us kasi yung darkness, guys, nakaka-depress yun. Hindi yung depressed ha na nagkakasal, yung depressed, yung depressed na nasa sad ka, nag-iiba yung mood mo. Ganun. Kaya, these mushrooms are very good sa aming health. Tapos kapag na-consume ka ng vitamin D, it's good for your bones. Ito pa dito, may malalaki. Ito malalaki ang pagkukunin natin kasi para bigyan ng time tumubo yung iba. Diyan sa atin sa Philippines, maraming araw, maraming vitamin D. Hindi nyo kailangan mag-take ng extra vitamin D. Pero depressed pa rin tayo, guys, pag andyan tayo sa Philippines. Okay. Mahalin, mamahalin man ang mga palitunon ngayon. Uy, mahal naman ang buhay. Uy, buti na nga lang yung hangin libre pa. Pero libre na nga yung hangin. Pinupulyot pa natin, oh. Nanyan, uy, lahat na lang talaga ba? Wala lang kita kapaingnan, ani. Parang wala na tayong maano nito. Lahat na lang talaga. Konting bagay, reklamo tayo.
Ay, nako, Diyos mio, Marimar. O, diba? Ang gaganda nila, oh. Ito, ito pala yung ano, yellow foot, guys. Ayan, oh. Color yellow siya. Compare mo siya dito sa Sopilo Baja Verona. Ayan, oh, brownish yung kanyang ilalim. Yan yung difference nila, oh. Ito, oh. Ito is yellow. Yung kanyang ilalim dito. Tapos ito is ganito siya, oh. Oh. Dalawang klase siya ng Sopilo Baja Verona andito sa basket ko. Ayun. But both of them are very delicious and they're very rich in nutrients. Yung anak ko, guys, hindi yan kumakain ng mushroom yung nilalagay sa pizza. Yung button mushroom. Pero itong mga ganitong mushroom, kumakain siya. Kapag kumakain yun ng pizza, tinatanggal niya yung mushroom. Ayaw niya yun. Pero kapag ganitong mushroom, gustong-gusto ni Anika. Dami dito, oh. Yun pa, oh. Yan talaga ang sa pilo tumubo. Maramihan sila. Naputol. Ala, guys, naglalakad-lakad pa ako sa forest. May nakita ako. Tingnan nyo to. Meron pang chanterelles dito, oh. Thank you, Lord. Akala ko wala na. Buti na lang, meron pa talaga. Ano pa doon, oh. Ay, diba? Ang ganda nito, oh. Puro na rin yung basket ko ng Sopilo Baja Vero, guys. Yung dito na side. Ayan pa, oh. Tumubo sila sa ilalim ng moss. Ayan, oh. Ang ganda, guys, oh. Oh. Uy, kagwapaan. Uy, naku kaayo. Ito pa, oh. Ito pa, nasa ilalim ng moss. Ayan pa. Hala, uy! Salamat kaayo. Thank you, Mother Nature. Ito pa dito, guys. Ayan, oh. Kala ko wala na talagang ano. Meron pa rin talagang mushroom na ano, chanterelle.
lapit na kasi yung ano, katapusan ng season nito, guys. Kaya I'm kinda like a little bit worried na wala na akong mahanap na ganitong klaseng mushroom. Pero meron pa rin dito sa forest na to. Never give up talaga tayo dito sa Chanterelle. So lilinisin ko lang to, guys. Tatanggalin ko yung mga ganito nila po, yung dulo nila. Maglakad-lakad muna tayo dito sa forest, guys. Kasi baka meron pa ditong Chanterelles. Eh, kailangan lang talaga mag-spend ng time sa gubat. Yung hindi ka nagmamadali. Guys, tingnan nyo! Meron pa doon! Ala! Ala, guys! Alam! Ala, guys! Marami! Ala, napapajak ako. napapaganon ako ng paako, guys. Oh my God! Napapajak ako sa sobrang dami pa ng chanterelles. Ito, guys! Oh! Oh, diba? Ito pa! Uy, kagwapa! Guys, ito pa, guys. Hala, ito dito. May maliit na tumubo. Yan, oh. Yan. Ito pa. Nakover na sila ng moss. Hala ka, uy. Salamat kaayo. Diba? Una ka namin. Nakarami. Eh. Ayan o, tinabunan ko na talaga yan ha. Tinatabunan ko yan, guys. Pero not all of them. Kasi kapag nasa ilalim na siya ng moss, tapos pag nahugot ko siya is covered pa rin siya ng moss, it's fine. Ayan o. O, diba? Higo po, ani. Uy, kapo pa kayo sila, guys. Oh. Butang sa, lagay ko muna to sa ibukang. Lagay ko muna to sa aking basket. Para hindi ko maiwan. Hala, guys, ito pa. Oh, meron pa. Ayan, oh, nasa ilalim ng moss. Oh, hey, salamat. Ito pa, oh. Meron pa dito, nasa ilalim. Ay, makakarami pa rin pala tayo ng mushrooms today na ano, chanterelle na mushroom. Diba, eh, naku kaayo siya, guys. Oh, naku kaayo, nagtago siya sa ilalim ng moss. Diba? Yung aking tiyan na iipit. Ito may maliit na ano, chanterelle. Meron pa akong napansin dito. Ayan o, nasa ilalim lang sila ba? Ooh! Diba? Oh, gapahaan. Uy, limpyo ka. Ayos siya. Okay, nasa sa ilalim sa moss ba? Kapag nasa ilalim ng moss, yun talaga ang gusto ni Vietnamese businessman ba? Ay, naputol naman yung mga ano niya. Uy, dyan na lang yan. Kasi, baka mag-develop pa yan into something. Ayan, oh. Kailangan mo lang talaga maging, ano, matalas. Maging sharp. Sharp eyes. Luhod-luhod na ako dari, guys. Luhod-luhod na ako dito. Pero yung niluhuran ko, meron palang chanterelle yun doon sa ilalim. Ito pa, oh. Salamat. Salamat kayo. I am so happy. Ano, nasa ilalim sila. Sa ilalim sila tumubo, oh. So kapag ganito, kailangan yung mga ganyan. Tabunan yan siya, pero hindi yan siya natin tabunan na marami talaga kasi ayaw nila yung mapuot sila. Ay, yung isa o may sira na kasi kinainan na siya ng worms, pero babalik na natin yan dyan. Meron pa pala dito, oh. Hindi ko siya napansin. Yan, oh. Meron pa dito, may maliit. Tapos ito pa, oh. Sa ilalim sila tumubo, kaya mahirap na talaga maghanap nito. Ay, ayun pa nga, oh. Hindi mo lang siya mapansin, pero ayun talaga siya sa ilalim. Ayun, oh. Ito pa, oh. Ito pa, oh. Ang galang, ang ganda. Oh. Gapa kayo siya do. Diba? Dito, oh. Meron pa, oh. Meron na sigurong nag-ano dito, dumaan. Apakan ba? Yan, oh.
Kala mo lang talaga wala, pero meron. Meron sa ilalim. Yan, oh. Ito pa. Ay, old na, pero it's okay. Dito pa, oh, sa ilalim na. Ano mo, tabi na siya ng pine tree. Ito pa, oh. Eh, ang laki nung, ano ba yan? Worm ba yan? Worm. Laki ng worm, guys. Ano na, kita nyo? Worm ba yan o bitin? Bahala siya dyan. Basta ka, nakuha ko na tong mushroom. Ito pa, oh. Uy, andito pa nga din sa kabila. Bawat open ko ng moss, meron pa rin lumalabas na mga chanterelle. Ito, oh. Ganda. Nahati na siya, pero pwede pa yan. Ito, oh. Pahaani, uy. Ito pa. Dive. Pagkainan ang galing sa ilalim ng lupa. Ilalim ng moss. Yan, oh. Ang lalaki. Tanggalin ko lang yung mga dulo-dulo niya para hindi masyadong ano, mabuhangin or malupa doon sa aking basket. Okay lang yung mga moss. Tingnan niyo yung basket ko, guys. Puno na naman. Pero meron pa dito. Kailangan natin kunin. Ito, oh. Ang ganda. Oh. Diba? Ito pa, guys. Tingnan nyo. Kala nyo lang wala. Pero meron talaga yan sa ilalim. Yan, oh. Diba? Naputol nga. Pero okay lang yun. Oh. Ang ganda. Diba? Ito pa dito na side. Tabi ng aking basket. Meron pa pala dito. Oh. Diba? Grasya. Grasya na rin yan. Grasya yan. Daming blessings sa atin ni Mother Nature. Thank you, Mother Nature. Ito pa dito. Uy, naapod yun. Ay, akala. Abigin na ako. Wala na ba? Akala ko wala na. Pero meron pa rin. Diba? Akala nyo lang. Kala nyo lang wala, pero meron. Yan, oh. Sa ilalim siya ng moss. Diba? Ito pa dito. Hala, uy. Hapit na ako matamakan. Munti ko nang maapakan, guys. Ay, naapakan ko na yata to. Okay lang yan kasi nasa ilalim man siya ng moss. Diba? Dagkura ba? Dagkura na apagid ay deria sa ilalim. Mura nang kuwin ko, ano ba? Parang na talaga akong naghukay sa ilalim ng moss. Parang andito man siya sa ilalim ng moss. Lahat tumubo dito banda. Uy, ito pa, oh. Diba? Ako ito, arap pa judi ay deria banda. Tura, oh. Oh, diba? Napa isa. Ay, duha sila, duha. Napagod isa. Diba? Mukha naman yung anak. Balik, ibalik na ito ng moss to. Atik-atik diha. O, para anak lang ang pagtabon. Anak niya, dili ay sa kinahanglan hanukon, o idasok ba? Ito pa, o. Parang daghan-daghan na gitba. Parang marami na talaga dito sa lugar na to. Marami na ako nakuha sa lugar na to, guys. Puno na yung ating basket ko. Diba? Ang dami na! Nag-comment pala na nagsawa na daw siya sa akin kasi puro lang daw chanterelles ang pinupulot ko. Eh, ganun talaga. Dito sa lugar namin, chanterelles ang marami. Sa ibang lugar, bullets ang marami. Or yung bulitis or bullets. Pero dito sa amin, ito ang marami. Kaya itong kukunin natin. Gaya lang din yan pag nag-ulam ka ng
ng manok, nakakasawa ng manok lang ng manok. Yung iba naman gusto din ng manok ng manok. Wala man tayong mahanap dito na baboy. Dito tayo sa Santaril. Kasi ito man ang bigay sa akin. Hindi ko man pinipilit na ganap ng ibang mushroom, guys, kasi kung wala talaga, di wala, di ba? Sabi ko lalabas na ako, pero guys, para akong nanalo ng jackpot. Para akong nanalo ng loto dito sa forest. Yan ibig ko sabihin, oh. Itong jackpot, oh. Oh. Ay, naputol naman, oy. Putol na siya, guys. Ay, old na siya. Hindi na natin to pipilit. Pero yan, oh. Hala, oy. Diba? Salamat kayo. Salamat kayo, gid sa grasya, Lord. Sobrang tuwa ni Julie na binigyan ko siya ng mushrooms. Next year talaga, dapat pumunta sila dito sa amin para mag-pick. Diba? Yan, oh. Sana pinaglinis ko ng mushroom na binigay ko kasi para ma-feel niya rin na ano, yung ano ng mushroom ba, yung paglilinis. Ito. Ayun pa, oh. Ito pa, oh. Pick lang tayo ng pick nito hanggat meron pa. Hanggat meron pang minibigay ang gubat. Pulot lang ng pulot. Guys, napuno na yung basket ko. Uwi na ako ng bahay kasi marami na rin to. Bukas na naman tayo bumalik ng forest, guys. I'll see you tomorrow. Hey, hey! Tienes lo que quiero.